Be positive. Your mind is more powerful than you think. Sabi nga, masyado tayong namomroblema sa lahat ng bagay. Pero, bakit hindi natin piliin na ituon ang ating pansin sa mga positibong nangyayari sa atin? Maraming tao sa mundo ang pinagkalooban ng lahat ng bagay na hinihiling lang ng iba. Pero dahil hindi nila ito napapansin, ay hindi sila natututong maging kontento at masaya. Isang araw, may lalaking mayaman ang nagmamay-ari ng malalaking kumpanya, maraming alahas at maraming lupain. Ang pangalan ng lalaking ito ay John. Tingin ng lahat ng tao ay nasa kanya na ang lahat ng bagay na hihilingin ng kahit na sino. Isang umaga, naisip niyang mag-ikot sa village sa kayang kanyang mamahalin na sasakyan. Habang nagmamaneho siya, nang mabilis ay maraming bagay ang bumabagabag sa isipan niya. Isa na dito ang mabigat niyang trabaho bilang nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya. Buong buhay kasi niya ay nakatuon na lamang siya sa pagpapalago nito. At dito na umikot ang kanyang buhay. Masaya si John sa lahat ng kayamanan na mayroon siya. Ngunit may hinahanap pa siyang isang bagay na wala sa kanya. Habang nag-iisip-isip, ay bigla na lamang may isang mabigat na bagay ang malakas na tumama sa kanyang sasakyan. Para malaman kung ano ang nangyari, ay lumabas sa kotse si John. Nagulat siya nang makita na isang bata pala ang bumato sa kotse niya. Nagalit siya at pasigaw na pinagalitan ang bata. Sinabi niyang malaking pera ang gagastusin upang maayos ang sirang ginawa nito sa kotse. Tinanong niya ang bata kung bakit niya ito nagawa. Hanggang sa umiiyak na nagsalita ang bata. Nagmakaawa ang bata at humingi ng tawad sa ginawa niya. Sinabi pa ng bata na kaya niya binato ang kotse ay para humingi ng tulong dahil hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Ang kapatid niya kasi ay nahulog sa wheelchair at iniinda nito ang sakit. Hindi niya ito matulungan buhatin dahil masyado itong mabigat para sa kanya. Pagkatapos magpaliwanag ay naiintindihan naman siya ni John, kaya tinulungan niya ito. Pagkatapos ay nakipagkwentuhan muna si John sa mga bata. Nalaman niyang ang mga batang ito ay wala na palang mga magulang at nakatira na lamang sa kasada. Hindi nakakakain at walang matutuluyan. Ngunit sa kabila ng mahirap na buhay ay napaka-positibo mag-isip ng dalawang magkapatid na ito. Sa kabila kasi ng maraming balakid na kinakaharap nila ay nakukuha pa nilang tignan ang mas magandang mga bagay. Kahit nasa ganitong kalagayan sila ay makikita pa rin sa kanila ang matatamis nilang ngiti. Dahil dito ay naisip ni John kung gaano pinagpala ang dalawang bata. Dahil hindi man sila pinagkalooban ng kayamanan at karangyaan sa buhay, ay marunong silang maging masaya, mahalin at pahalagahan kung anong mayroon sila, at lalo na ang isa't isa. Para sa dalawang magkapatid na ito, ay ang lahat ng kayamanan sa mundo ay nasa kanila na, dahil mayroon silang isa't isa. Sabi nga, walang kayamanan ang makakabili ng kasiyahan at pagmamahal. Nasa tao ito kung paano niya tignan ang buhay. Hindi natin kayang pahintuin ang pagdating ng mga problema, pero piliin nating daanan ito ng may ngiti sa ating labi at sabihin sa ating sarili na kaya natin at mas kakayanin pa. Katulad ng dalawang magkapatid sa kwento, ay matuto tayong maging positibo sa buhay at lagi lang tignan ang mga magagandang mga posibilidad sa atin. Habang palis pabalik ng kanyang sasakyan ng mayamang lalaki, ay nakuha nitong umiti at nasabi sa sarili na hindi na niya ipapagawa ang nayuping sasakyan upang palagi niyang maalala na huwag magmadali sa buhay. Dahil may mga taong babato sa'yo para makuha lang ang atensyon mo.
Minsan, kailangan pa tayong batuhin ng bato para lang maunawaan natin na mapalad tayo kumpara sa iba. Pero hindi tayo marunong makontento. Nawa ay nagbigay inspirasyon ang kwento ng dalawang magkapatid sa atin. Ikaw, mayroon ka bang karanasan katulad ng ating kwento? Feel free na i-share ito sa comment section. And don't forget to like, share and subscribe sa ating YouTube channel. Click the notification bell para lagi kang updated sa mga latest uploads. Don't forget to enjoy the best that life has to offer. And always remember that God has greater plans for you. Kita-kit sa susunod ko pang videos. Goodbye and God bless everyone.